Welcome back again mga sir, this is OX. Ngayon is magre-review na naman tayo ng bagong Bluetooth speaker from Banggood. This is the Insma S800. So this is powered by 80 watts RMS na amplifier sa loob. So ano siya, malakas siya sa Bluetooth speaker. So makita natin sa body niya is puro rubberized po. Kasi this is a IPX5 na waterproof po na Bluetooth speaker. Ito rubber po sa taas and rubber rin sa baba. So ito yung ano niya, yung basa pa ngayon. Tinanay ko kanina na basahin na bang gumagana. Then yung rubber foot niya para sa hindi siya masyadong gagalaw, na may presence yung base nito eh. Kaya medyo mas malakas siya sa ibang na-compare ko na Bluetooth speaker or na testing. The body itself is a IPX5. Again, waterproof po yan. And yung Bluetooth version nito is a 5.0. So medyo updated na siya. Ida transmission distance of 18 meters. So play mode, meron itong Bluetooth, syempre wala lang nga lang infrared kasi Nokia days or old tech na yun. Bluetooth na ngayon ang ginagamit natin. TF card, auxiliary and USB. So ito po yung ano niya sa likod, yung IO niya. So this is covered by rubberized na ano para sa hindi pasukin ng tubig. Ayun oh. Auxiliary, USB, TF card, itong manipis, and then yung USB Type-C for charging siguro yan. Ayun, may indicator na rin. Oh. And then yung isa pang nagandahan ko dito is yung kanyang speaker grill. Yeah, hindi siya normal na speaker grill, parang ano siya eh, parang fabric na parang weave na ano, na may plastic nito na molding and then na ni-weave ng pang fabric siya, hindi siya compare natin sa ibang speaker grill na metallic. Ito is parang cloth type. Mabigat to ah. Kasi yung battery capacity nito 10,400 mAh. So mabigat siya to, around 1.8 kilos yung bigat. Playing time 12 hours and then yung charging time is 5 hours. So medyo matagal yung ano niya, yung charging niya kasi malaki yung capacity ng battery niya. Gumagamit siya ng 5 volts type C 3 amps ano na charger. Frequency range around ano siya, 20 Hz to 16 kHz, pero I don't think na magpo-produce ito ng 20 Hz eh. Mga ano na siguro to, mga 90 Hz kaya ganun, mga mid bass kasi sa liit ang drivers niya. I don't think magpo-produce ito ng below, no, or kahit below 60 Hz lang. So na-try ko siyang nabuksan kanina, halos kasi wala akong makitang screw sa labas kaya kailangan pang baklasin yung grills niya. So for its drivers, gumagamit ito ng 3-inch subwoofer and then for the highs and mids, dalawang piraso ng maliliit na speakers. So I was surprised na malaki pala yung ano niya, yung magnet na ginagamit sa subwoofers niya. Kaya nabigla ako. Kaya pala malakas siya na ano na klase ng subwoofer kahit maliit lang. So this is rated ng 4 ohms 40 watts na mini subwoofer. So inside ng chamber niya is may polyfill po siya. And then yung sa likod is yung kanyang passive radiator. So for the high and mid drivers, gumagamit ito ng 4 ohms, 20 watts.
So for the button sa taas, yung texture na is rubberized. This is the power button, and then may indicator po siya na naka-on siya, and then nalaman mo na low button siya kasi nagbi-blink-blink yung pula. The TWS or the True Wireless Stereo, ginagamit po ito kung gusto mong mag-connect ng multiple devices na may Bluetooth na panda rin sila sabay-sabay. Again, True Wireless Stereo, yung TWS. And then yung EQ, may mode siya. May tatlo ata. Walang naka-indicate na kung ano para sa kanya. Parang ano yung isa eh, parang bass heavy, treble heavy, and then yung parang balance lang. Menu for selection kung ano yung inputs mo. Yung buttons for volume control, minus and plus, and then yung play and pause siguro to. So ayan yung kanyang sa taas niya yung ano niya. So for its sound quality, nagandahan ko yung bass response nito kasi malaki yung radiator niya sa loob. Samahan pa ng kanyang subwoofer na malaki yung magnet with 4 ohms and then 40 watts and then yung kanyang amplification with a total of 80 watts RMS. So malakas na yan para sa isang maliit na Bluetooth speaker. Highs niya. Napakaganda yung kalansing nito. Maganda lang siya kung nakapatong sa mga solid objects gaya ng mga table or other na ano na pinapatong mo or na nagbabibrate yung bass sa table mismo. Malakas po siya na parang namumuo yung ano yung tunog or parang nagbabounce yung tunog sa mga ano sa kwarto mo, especially kung sementado yung lugar mo. Malakas siya para sa pangkwarto. This is driven by 80 watts na amplifier sa loob. And then malaki yung battery capacity niya pa. And then siguro malakas yung current na or yung DC power nito para mapuwersahan yung mapandar yung kanyang mga drivers sa ano, especially sa bass. Kasi meron itong or hita sa bigger ano ng passive radiator kaya na mas maganda yung presence ng bass nito. Compare natin siya sa mga ganyan, sa mga RGB, more on aesthetics lang. Parang boxy yung design, or pa-boxy. Parang tiny yung design niya, or more on mid-range and high frequencies lang yung marinig natin. Pero compare natin to sa malaking Bluetooth speaker or sa high-powered Bluetooth speakers, mas maganda yung bass presence nito, or parang ma-feel na talaga yung, hindi feel na feeling ha, yung feel parang nabubuo na yung tunog kahit sa maliit na room lang. So again, this is waterproof po ito. Pwede natin siyang basain or bugahan ng tubig. So this is my review of Insma S800 80 watts RMS Bluetooth speakers. So thank you guys pa nanood mga sir and see you in the next video.